Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga dapat nating pakaabangan sa nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Dahil nga sa pagre-rebelde ni Santino kay Rigor, ay tuluyan nitong pinasok ang pagbaboxing at ang masakla pa nga dito ay isa itong illegal at sumama pa ito kay Lawrence. Nang makita naman ni Santino si Tisoy, ay agad itong sumigaw na ito ang pumatay kay Coach Gary. Ayon naman kay Tisoy, nawala silang alam sa mga binibintang ni Santino. Sambit naman ng isang coach na mas mabuti pa umano na ibuhos na lang nila ang kanilang tapang sa loob ng ring. Dito nga ay nilabanan ni Santino si Tisoy sa illegal na boxing, habang si Tisoy naman ay balik sa kanyang pandadaya sa boxing. Sinabi naman ni Santino na sasabayan niya ito at habang naglalaban ang dalawa sa loob ng ring ay muling pinakita ni Santino ang kanyang husay sa pagbaboxing. Ngunit hindi nga inaasahan ni Santino ang mga susunod na pangyayari. Sinabi ng isa sa mga announcer na gawin nilang mas masaya ang laban na ito. May inihagis na isang patalim sa loob ng ring at agad itong kinuha ni Tisoy at sinabi nga ni Tisoy na walang lumalabas ng buhay sa laban na iyon. Sinabi naman ni Santino kay Lawrence na hindi siya lumalaban sa ganoong paraan. Dito nga ay naglaban ang dalawa at bilang sinunggaban ni Tisoy si Santino ng saksak. Sa kabilang banda, sa bahay ng mga Dimagiba ay napuno na naman ang tensyon dahil sa pagwawala ni Lena. Sumigaw nga si Lena na hindi mawawala ng trabaho si Rigor kung sumunod lang ito kila Colonel Suarez. Kaya naman dito ay mas lalong nag-init ang ulo ni Rigor. Ayon pa kay Rigor na ito ang desisyon nito sa bahay sa bayhagis ng plato. Dagdag pa nga ni Rigor na mas mabuti pang lumayas na lang si Lena at sa pag-aaway nga ng dalawa ay nakatingin lang itong si Marites. At nang mapitingin si Lena kay Marites ay napagbuntangan niya ito ng galit sabay sa bunot kay Marites at sinabi ni Lena kay Tess na siya umano ang dapat lumayas sa bahay. Isang malakas sa sampal naman ang matatanggap ni Lena mula kay Marites at sinabi ni Marites kay Lena na kung may natitira pang respeto si Lena sa kanyang sarili ay kusa na nga itong lumayas. Sa kabilang banda naman, sa mansyon ng mga kabalyero, habang nakaload si Don Facundo, ay nakatutok ang baril ni Ramon at nagwika pa nga si Ramon na ngayon niya mararamdaman ang ganti ng mga Montenegro. Sa pagtakas naman nila Tanggol, ay kasama pa din ito si Madonna. Hanggang sa huling laban ay nagiging matatag ang pagkakaibigan ng dalawa at walang iwanan at naging alerto ang mga ito sa pagpunta sa mansyon. Habang nakatutok naman ang baril ni Ramon kay Senyor Facundo ay sinabi ni David na siya na ang papatay kay Facundo. May pag-asa pa kayang mailigtas ang buhay ni Facundo at ng kanyang pamilya dahil kay Tanggol? O mas pipili ni Tanggol na matuloy na lang ang mga ito dahil sa mga ginawa nito sa kanya? Magkakaroon kayo ng panibagong bakbakan at dito mabubuking sina Olga at David. Yan ang mga dapat natin pakaabangan sa nangungunang serye sa primetime. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagtutok sa ating paboritong serye. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.